12 aralin, ang katibayan ng pagiging propeta, Modulo 2. Ang pag-angkin ni Propeta Muhammad sa makanyanawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ng pagiging propeta sa mahigit na 1,400 na taon na ang nakakalipas kasama ang sumusunod na simple ngunit malalim na mensahe na walang ibang karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At si Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, ay ang huling sugo ng Allah. Si Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, ay naging isang propeta sa edad na 40. Pagkatapos naguguli ng ilang panahon ng pagmumuni-muni at sumasalamin sa isang kuweba sa labas ng Makkah, ang simula ng pagiging propeta ay nagsimula sa pagbaba ng unang talata ng revelasyon ng Quran. Ang simpleng mensaheng ito na ang pangunahing dahilan ng ating pagkabuhay ay upang sambahin ng Allah. Ang pagsamba ay isang komprehensibong katawagan sa Islamikong pang-espiritual na tradisyon na ang ibig sabihin ay upang malaman, pagmamahal, pagsunod at dedikasyon sa lahat ng gawaing pagsamba lamang sa Allah. Upang subukan ang katotohanan ng kanyang mensahe at pag-aangkin ng pagiging propeta, ay dapat na siyasatin natin ang salaysay sa mga kasaysayan at mga testimonya na may kaugnayan sa buhay ng propeta. Sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Kapag ginawa natin ito, tayo ay mapupunta sa isang posisyon na may balancing konklusyon tungkol dito. Ang Quran ay nagbibigay ng isang hindi mapigilang pagtatanong upang subukan ang pag-aangkin ng propeta. Sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Ito ay pinagtatalunan na ang propeta, sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, ay hindi isang sinungaling, nasisiraan ng ulo, naliligaw o nanlilin lang. At itinatanggi na siya ay nagsalita para sa kanyang sariling kagustuhan. Pinagtibay ng Quran na siya ay tunay na sugo ng Allah. Sa makatuwid, siya ay nagsasabi ng katotohanan. Maaari nating buuin ang argumento sa sumusunod na paraan. Si Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, ay maaaring isang sinungaling, manlilin lang, o nagsasabi ng katotohanan. Si Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, ay maaaring hindi isang sinungaling o manlilin lang. Sa makatuwid, ang propeta, sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, ay nagsasabi ng katotohanan. Siya ba ay isang sinungaling? Ang sinaunang makasaysayang mapagkukunan ng buhay ni Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, ay naglalarawan sa integridad ng kanyang pagkatao. Siya ay hindi isang sinungaling at upang igiit hanggang sa hindi maipagtanggol. Ang dahilan sa kasaganaang ito, halimbawa, siya ay kilala kahit na ng kanyang mga kaaway sa kanyang mensahe bilang mapagkakatiwalaan. Ang mensahe ng propeta ay pinahina ang pang-ekonomiya at makapangyarihang pagkakabuo ng lipunan. Ang lipunan ng 7th siglo ng Makkah ay batay sa kalakalan at komersyo. Ang mga pinuno ng Makkah ay inaakit ang mga mangangalakal na ito kasama ang 360 mga idolo na mayroon sila sa Kaaba. Ang mensahe ng propeta, sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, ay simple. Ngunit makapangyarihan nitong hinahamon ang 7th siglong pagsamba sa higit sa isang diyos o politeismong Arabo. Ang mga pinuno ng lipunang ito sa simula pa lang ay kinutya na siya. Iniisip na ang propeta ay hindi magkakaroon ng epekto. Gayunpaman, tulad na ang kanyang mensahe ay unti-unting kinukuha ang pinagmulan kabilang ang kilalang mga pag-uusap, ang pamumuno ay nagsimulang abusuhin ng propeta. Parehong pisikal at pangkaisipan. Siya ay inusig dahil sa mga kanyang mga paniniwala, nagprotesta at itinapon siya mula sa kanyang minamahal na lungsod, ang Makkah. Siya ay ginutom at pinukol ng bato ng mga bata na dumating sa punto na umagos ang dugo sa kanyang mga binti. Ang kanyang may bahay ay pumanaw at ang kanyang minamahal na mga kasamahan ay pinahirapan at inusig. Ang karagdagang ebidensya sa pagiging maasahan ng propeta, sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, at kredibilidad ay pinatunayan sa pamamagitan ng katotohanan na ang isang sinungaling kadalasan ay nagsisinungaling para sa ilang makamundong kapakinabangan.
Si Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, ay labis na naghira para sa kanyang mensahe at tuwirang tinanggihan ng mga mayayaman at ng makapangyarihan. Siya ay inalok na tumigil sa pagpapahayag ng kanyang mensahe. Siya ay naging matatag sa kanyang panawagan sa kaisahan ng Allah.